Eh. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, panibagong vlog po na naman. Ito po, ang topic po ngayon ay tungkol sa ating nananalasa ngayong sakit, ang corona virus, tinatawag na COVID-19. Bibigay po ako ng mga advice na 10 dapat at di dapat na gawin natin para maiwasan natin ang virus na to. Ngayon, pag nasunod natin to, siguro naman mga 100% di tayo madakuan ng sakit na to. So, number 1, pag lumabas kayo, siguro doon yung nakamask kayo. Okay? Lagi kayong nakamask kasi nga mahirap na yun ang kalaban natin, hindi natin nakikita, nasa hangin. Kasi may nakikita ko minsan, kaya kasama pa ang anak, walang mask, maliliit pa yung bata. Kung natin payagan yung mga anak natin na lumabas, yan lang ang pinaka number one na ano, kasi lalo sa mga bata. Iwasan natin yun ng mga bata. Pati na rin ta sa ating mga matatanda. Okay. Siguraduhin niyo, huwag na kayong makipag-usap kung kani-kanino para maiwasan natin yung sakit na to. Makipag-usap man kayo, medyo may distansya, medyo malayo, lalo na yung mga galing sa ibang bansa. Hindi natin alam kung nakadaan sila sa mga, lalo na yung galing sa China, Italy, kasi yung galing ibang bansa, yung galing kasi yung mga kumalat na ngayon. Yan, para maiwasan natin yan. Di bali tayo tawagin na binig. Kasi minsan nakasigaw na tayo, ayaw natin lumapit sa kanila. Okay lang yun. Number 3, huwag na muna tayo makipag-sosyalan. Kasal, minyagan, inuman, ano pa? O, yung patay pala, kahit i-share na yung patay. Yung mga sa mga ganyan na may mga party na medyo marami ang tao, iwasan muna natin yan para iwas tayo sa sakit. Number 4, iwasan muna natin mga sports tulad ng basketball, volleyball, sabon. Yung mga maraming tao na di natin kakilala, iwasan muna natin yan kasi isa pa yan sa magiging daan para magkaroon tayo ng sakit na yan. Alam mo, ma-advise ko sa mga adik talaga ng sabon. Kasi isa na yung kapatid ko dyan, adik sabon. Pag talagang makati kayo sabon, gusto nyo, manok nyo, pagtatarihan nyo, kasabon nyo, may ulam pa kayo. Yun. Number 1 yun. Kaya hindi nyo talaga maiwasan yung pagkasabong. Kasi may mga tao ka talaga na parang masakit sa katawan na hindi nakasabong. Yan. Yan ang dapat natin iwasan. Basketball, sabong, volleyball. Basta yung mga tao dito sa Pilipinas. Basketball, sabong, volleyball ang laro sa inyo. Lalo sa ibang bansa, marami football, tapos ano ba yan, rugby, yan marami. Okay, number 5, huwag na po kayo matigas ang ulo, ha? Sumunod na lang kayo sa batas. Pag sinabi na ano na, huwag na kayong lumabas, huwag na kayong lumabas, yan lang kayo sa bahay. Kung wala kayong magawa sa bahay nyo, matulog na lang kayo. Kung namumuring kayo, maghanap kayo ng magagawa dyan. Marami. Ako nga, maraming nagawa ko din sa bahay. Dahil hindi na ako lumalabas. Yung mga, kung ano na lang na kita ko na mayroon pala akong gagawin dito, ganito. Eh kung wala talaga, magtambing-tambing kayo dyan. O mag-tiktok na lang kayo. Ayan, number 1 yan. Sabi nga na, Pangulong Duterte, mag
bumili na lang doon maraming cellphone para mag-TikTok. Eh, wala naman tayong pamilya na ganun. Next. Kumain tayo ng ano. Ito, kahit doktor, nagsasabi nito. Kumain tayo ng mayaman sa vitamin C. Ano ba? Mga prutas. Mga vitamin C. Yung mga sa nabibili. Gamot. Vitamin C. Magaganda sa katawan. Para pampalakas ng immune system. Labanan natin yan. Labanan natin yan. Pampalakas sa immune system. Mayroon naman na mga ano dyan. Rutas. At saka, yung saging pa daw. Sabi. 8 number natin. Yung may mga negosyong maliliit na hindi naman gumagawa ng gamot, hindi naman gumagawa ng pagkain, isara nyo muna. Kasi malay nyo, yung customer nyo, mayroon pala, pati kayo nahawaan, hindi mo alam. Umuwi ka sa bahay nyo, nahawaan. Ngayon, kumawa yung nahawaan. Alam-kalam-alam, hindi na nga lumalabas. Diba? Isara muna natin yan. Huwag tayo magpagsapalaran. Diba? Madali lang makuha ang pera basta buhay tayo. Madali lang makuha yan. Pero pag wala na tayong buhay, madali tayong makuha ng lupa. Diba? Okay. Number 9. Pag namili kayo, na alam mo, namili kayo ngayon, di ba, may quarantine pass tayo. Pag namili kayo, siguraduhin nyo ng hindi na kayo lalabas ng another hanggat nga maaari, isang linggo kung may pambili. At isa pang advice, maglaga kayo ng may tubig na may asin, pangmumog. At kung may ano kayo, magpakulo kayo ng ano, luya, limon, basta yung may mga asin na matas, ilaga nyo at isuob nyo sa katawan nyo. Yun, maganda rin daw yun. Kaya narinig ko rin naman yan sa balita. Ngayon, idinagdag ko lang para isa na yan sa ano natin. Pampawala daw sa mga virus niya sa lalamuna pag nagbumog ka ng may asin. Isa na sa mawala ng virus sa lalamuna kung sakali man. Sa experience ko naman talaga, maganda naman talaga yung medyo maligam ng may asin na imumog. Yung sipo natin, medyo natanggal. Yan ang na-experience ko. Kaya yung mga advice na to, ako ang napatunayan ko to. Marami ng ibang tao ang napatunayan na to. Number 10, basta naniwala kay sa Panginoon, may liligtas ka. Number 1 yun sa akin. Talagang, pag naniwala ka sa Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Kahit ano man ang reliyon mo, kahit saan ka mang bansa, basta naniwala ka sa Panginoon, siya ang may number 1 na magliligtas sa atin. Huwag tayong makalimot sa Panginoon. Yan talaga ang hindi natin pwedeng kalimutan sa lahat. Yan natin, hindi natin pwedeng kalimutan ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya ako buong puso ko sinusukan sarili sa Panginoon. Kaya sa awa ng Diyos may iwas tayo sa lang. Sana nagustuhan nyo ang aking video. At shoutout nga pala sa aking mga kumpare dito. Huwag ko na kayong isa-isahin. Dami nyo. Huwag ko na kayong isa-isahin. Sana may marami kayong natutunan dito at napunutan ang aral. Maraming salamat. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-share, like, and subscribe sa aming channel, ang Cyclone TV.
at pindutin nyo na lang notification bell para updated kayo sa aking ina-upload na video. Nag-upload ako ng video minsan araw-araw, minsan every other day. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye!